Yung mga ICC investigators, mga kababayan, sabi ng Solicitor General natin, yung abogado ng ating gobyerno, na dati din na opisyal, mga kababayan, noon ni Maudix, si Soljen Medardo Guevara, nagsabi na yung mga ICC investigators are free to come and do their job here. Iyan po ang balita ngayon po, mga kababayan, no? Tapos, anya Mr. Marabillas, pag ganyan. Di ano, anya Mr. Marabillas, ang posibleng mangyari kay Maudix. Malamang ito na po yung mga kinatatakot ng mga DDS at ni Inday. Kaya paranoid na, mga kababayan, yung kampo ni Inday. Yan kasi anya Mr. Marabillas. Ayaw tumigil sa kakadaldal ni Maudix. Yan nga po yung sinasabi natin. Ang lahat ng ito ay ang may kagagawan, sila man lang. Sabi kasi po ni Maudix, tina-challenge yung ICC. Come, 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 come. O di come. Ayos si mga kababayan. O, sabi rito, sa balita ng Politico News, drug war under scrutiny, House panels adopt resolutions on ICC cooperation. Sa kabaga, di malamang anya Mr. Marabillas, ituro naman anya niyan na ng mga DDS, si Martin Romualdez. Matik po. Yun man lagi po ang itinuturo nila, si Martin Romualdez. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap pala ng malinis and spacious gym, spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa, ayos na ayos anya Mr. Marabillas. Di ano anya niyan na Mr. Marabillas ang mangyayari kay Maudix. Yan po si Maudix, oh. Parang umiiyak yata, oh. Ikaw anya Mr. Marabillas, kung ano-anong pinapakita mo. Iwan ko naman dito po ano tong dyaryo. Manila Bulletin yata. Ay usapang kongreso, hindi man yata ito Manila Bulletin. Kung bakit ito pa yung napiling picture ni Digong. Parang umiiyak, sabi dyan. House panels adopt resolutions to cooperate with the ICC's investigation into Duterte's drug war. Members of the House's Committee on Justice and on Human Rights have adopted the resolution authored by Makabayan Black, Manila Representative Bienvenido Abante and Alba Representative Edsel Lagman, calling on the government to cooperate with the International Criminal Court or ICC investigation into the Duterte administration's war on drugs campaign. O yan po, mga kababayan, yung mga breaking news ngayon. Iyong Senado pa naman kahapon nag-file din ng the same resolution authored by Risa Ontiveros. So, pinagkakaisahan na, mga kababayan, si Digo ngayon ng both houses.
Although belonging to the minority group, pero ito na yung nangyayari ngayon, mga kababayan. Kasi ito yung wish po ni Digong. Come, come, come. Sabi na natin, mga kababayan, na mag-ingat sa mga pagbubuka ng bibig. Sabi nga natin, may kasabihan baga tayo, be careful of what you wish for because you might just get it. O, ito na nga po, yung nangyayari, mga kababayan, kay Digong. Yung anak niya, si Inday, ganun din. Sabi ni Inday, tungkol sa kanyang confidential fans, bala na niya kayo. I can survive anya without the confidential fans. Bala na anya kayo. I leave it to your wisdom sa Congress. Ayon, di tinanggal ng Kongreso. Nagtantrum si Inday. Galit na galit. Pati yung kanya mga supporters. Yun ang inyong wish. So binigay ng Congress, ba't kayo nagagalit? O, ngayon naman po, yung wish, mga kababayan ni Digong, come, come, come. O ito, nag-file bigla ng resolution yung Kongreso. Nagagalit sila ngayon. Yun ang wish ninyo eh. So hahayaan na po, mga kababayan, ng ating gobyerno, yung ICC na mag-imbestiga. Ito ngayon ang sinasabi rito sa balita. ICC investigators are free to come and do their job here. Solicitor General Medardo Guevara says that while the Philippine government has no legal duty to cooperate with the International Criminal Court, ICC investigation into the Duterte administration's bloody war on drugs, it won't prevent ICC prosecutors from conducting their investigations here in the Philippines and fulfilling the responsibilities. Tapos, mga kababayan, may sword of Damocles na si Maudigs. Sabi, mga kababayan, ni Guevara, yung ating Solicitor General, na dating DOJ Secretary noon ni Digong, ngayon soldier ng ating Pangulo, we will not cooperate anya, but ICC investigators are free to come and do the job here. Sabi po ni Guevara during the House Committee on Justice and Human Rights joint hearing on the resolutions urging the government to cooperate with the ICC. Sabi niya, or sabi rito, in the initial phase of the hearing, Guevara stated that the decision to cooperate with the ICC investigation ultimately analyzed with President Ferdinand Marcos Jr. Malinaw na po, mga kababayan, nakaatang sa kamay ng ating Pangulong Bongbong Marcos pag hindi nagbehave itong si pag hindi nagbehave ito at hindi tumigil sa kakadaldal itong si Digong, mga kababayan, baka biglang magbago ang isip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Siya man lang po silang mag-ama, sige ang pakikipag-away. Si Martin Romualdez ayaw tantanan. E si Martin Romualdez po ay pinsang buo ng ating Pangulo. Alangan man, mas matimbang si Inday. Di ba? Blood is thicker than water. Ayaw tantanan. So with this statement, para niya Mr. Maravilla, sinadya ni Guevara na i-emphasize yun. Malamang. Di ba? Pero kahit hindi i-emphasize yun na it lies on the president, yung ultimate decision, kung magko-cooperate yung ating gobyerno sa ICC investigation, para malinaw po dito sa magamang palaway. Yes, sabi po ni Guevara, your resolutions anya urge the president to cooperate, but the final say of whether in fact the government will cooperate will be with the president. Yours is an expression of sentiment. That is how you feel about it. It depends on the final decision of the president whether he will grant your request. Nasa kanya po yon. Malinaw na po. Kayaan niya siguro, Mr. Maravillas,
yung ilang congressmen nagpasa at nag-adapt ng resolusyon para maging official yung request at may rason yung ating pangulo whether to decide on the government cooperation or i-hold. Depende sa pag-uugali. Sa pagtrato ni Digong at ni Inday sa administrasyon at lalo na sa malamang babas-basam na successor na ayaw tantanan niya ng mag-ama at ng mga minions araw-araw sinisiraan. Depende po sa pag-uugali nila. Pag napuno ang salop, kailangan ng kalusin. Ayan pa. Yung ating pangulo, pwede pong magdesisyon. Depende yan sa trato. Kung patuloy nilang imamaltrato. Di ba? Malinaw yun po ang mensahe. Kung kumansa na po yun, analysis. Pero hindi ko man alam kung ano nasa isip nila. Hindi man tayo mangula. Okay pa. Ayun man lang po ang ating mga breaking news ngayon na malamang magadudulot ng sleepless nights sa mag-ama. Sabi nga natin, kayo man lang yung may gawa ng inyong mga problema. Di ba? Malinaw yun. O baka lang gusto ninyo po itong itry, mga kababayan, Fermax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Ultimax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Okay po? Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.